Hello sa inyong lahat. Magandang umaga, gabi. Kahit mang saan kayo sa loob ng mundo. Sana kung mapanood nyo ito. At nagustuhan nyo, sana click nyo na lang yung ano, bell all. Para ma-notify kayo pag may next upload ako. Konting ano lang. Konting tips para sa long distance relationship. Kahit sa mag-asawa, mag-partner, or magka ang tawag ito? Yung mag-jowa. Konting ano lang ha, konting tips lang ko para maging matibay at magtagal ang inyong relasyon. Para sa akin, bilang isang asawa, lolo, ay lola, sorry, lola, nanay, ate, tita, kahit anong tawag sa akin, mami, mamshi, ang isang relasyon, kailangan maging ano, kailangan pag-aralan ang ugali ng bawat isa. Kung ano yung ayaw ng isa, huwag mong gagawin. At higit sa lahat, maging open kayo. Huwag magtago ng mga secret. Kailangan sabihin para walang dahilan ang pag-aaway. Natural na mag-aaway. Pero wag yung masyado. Kasi tao lang tayo, nagkakamali. Kung may pagkakamali ka, kailangan mong tanggapin. Kailangan mong mag-sorry. Give and take. Kailangan mong magpatawad. Marunong kang umunawa. At saka kailangan ng respeto. Igalang mo siya. Bilang isang asawa mo, kasama mo, partner mo, o bilang isang tao, igalang mo. Kung ano man yung kanyang halimbawa, kung ano yung iniisip niya para sa ikatakanda ng inyong pamilya, pag-isipan niyo mabuti, di ba? Hindi porket ikaw lang, hindi lang ikaw yung nasusunod, siya lang yung nasusunod. At tiwala. Kailangan magtiwala ka. Lalo na sa mga nasa mga OFW. Limbawa, nasa abroad yung isa, nasa Pinas yung isa. Kung ano man yung nababalitaan mo, kailangan mong maging neutral ka. Huwag kang padalos-dalos na magtitiwala sa mga balita. Kailangan mong malaman yung tunay, yung totoo bago ka mag-react. Huwag kang magre-react agad na wala ka pang tunay na katibayan. Kailangan mo alamin at saka pagmamahal. Kailangan mong mahalin kahit sino man siya. Kailangan mo siyang ipaglaban. Huwag mo siyang ikahihiya. Kasi minahal mo siya. Minahal mo siya. Tinanggap mo siya bilang siya. Huwag mong tignan ang kanyang huwag mong tignan yung kanyang halimbawa, yung kanyang kahinaan, yung kanyang kapansanan. Kasi ang relasyon para maging matibay, gumawa ka ng pundasyon. Pundasyon para hindi ito magiba.
Kapag ang relasyon ay may isang anay, tiyak hindi yan magtatagal. So, kailangan kung may anay ang isang relasyon, kailangan alisin. Kailangan i-prevent mo yan para hindi pasukin ng anay. So, mag-ingat tayo sa mga paligid kasi maraming anay. Maraming anay dyan. Kung meron ka ng alam na anay yan, na isa, dalawa, kailangan mo na alisin. Anuhin mo na yun, isprayan mo na. Lagyan mo ng gamot para hindi tuluyang dadami yung mga anay. Ang kailangan mong gawin, maging matibay ka. Maging matatag ka. At higit sa lahat, kumapit ka sana sa taas. Kasi kahit karaming anay na lalapit sa'yo, hindi ka tatamlan. Kasi meron kang gamot na panlaban. So, kayong lahat na mga kahit mang hindi kayo magkalayo, kasi meron namang yung magkasama na nagkakahiwalay, di ba? Meron namang yung magkasama na Puera de los Venus, pero sa tunay na buhay, tunay na nangyayari sa ating paligid, sa ating mundo, kahit magkasama ang isang mag-asawa, meron at meron nakakagawa. Bakit nagkakaroon ng kabit? Magkasama na kayo sa isang bubong, pero bakit nagagawa pa ng isa? So, gaano pa kaya ang long distance relationship? Kaya napakahalaga ang tiwala, respeto, at pagmamahal. Kailangan gawin mong armas yan para hindi ka matukso ng iba. Kung may tukso na lumalapit sa iyo, irespeto mo ang sarili mo para hindi ka makagawa ng kasalanan. Respetuhin mo ang sarili mo. Igalang mo ang sarili mo bago mo igalang ang kapwa mo. Kasi paano ka igagalang ng kapwa mo kung wala kang galang sa sarili mo? Sana magustuhan nyo itong video ko na ito. Sana magustuhan nyo itong tips ko na ito. Kasi maraming mga pamilya ang nawawasak sa 100% na pamilya ng mga OFW. Magpasalamat na tayo kung yung 90% ay buo. Buo pa rin. Kaya sana mag-isip-isip tayo bago mahuli ang lahat. Kasi maraming broken family na mga OFW. Hindi lang yan, OFW. Kahit pa yung mga nasa Pinas. Sana mahalin ninyo ang inyong pamilya, ang bawat isa. Kung may pagkakamali at nagsisi, tanggapin natin. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat, shout out po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa aking mga super chatter at mga members na hindi nagsasawang sumuporta sa akin. Sana pagpalain pa tayo ng buong may kapal. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Mahal ko kayo.